Welcome back. You're watching my channel Jin Suniza. Thanks for the support and for watching my videos. And if not already subscribed, please don't forget to subscribe and click the bell button for more update. Thank you very much. Let's go. Good day mga Kalingap Idols. Maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta. At isa na namang makabagbag damdamin na kwento ang ating masasaksihan, kaya tara sabay-sabay po nating reaksyonan at silipin, para maaliw, kiligin, matuwa at maiyak sa kanilang mga kakaibang kwento ng kanilang buhay. Kaya Kalingap Idol, pasok! Good day mga Kalingap Idols, welcome back to my channel, Jin Suniza. Panibagong vlog, panibagong videos na naman ang ating mareaksyonan sa mga oras na ito. Patungkol ito sa interview ni Kuya Val kay Rachel Morales. Kaya tara, sabay-sabay natin panoorin at reaksyonan ang nag-interview sa kanya ni Kuya Val. At balita ko, sobrang nakakaawa ang kalagayan nila Rachel noon hanggang sa natagpuan sila ng Team Kalingap at unti-unti nang nabago ang kanilang buhay. Pero bago ang lahat, may nais lang po akong pasalamatan. Walang iba kundi si Sir July Paunil. Napakabait po ang taong ito. Matulungin ito at maaasahan lalong-lalong sa pagtulong sa mga Kalingap. Kaya Sir July Paunil, maraming salamat po sa iyong patuloy na suporta. Lalong-lalo na sa aming mga small YouTuber reactors. Ayun, what's up guys? Ito po si Kuya July, ang inyong katulad, ang inyong Kalingap. At gusto ko lang pong i-promote si Jin Suniza. Isa po sa Kalingap Reactor, supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Maraming salamat po. Wow. Oy, shout out James Suniza. Shout out sa Suniza. Supportahan natin ito, Reactor po 'yan. At huwag na rin po nating kalimutan na suportahan at i-subscribe ang ama ng Kalingap, walang iba kundi si Kuya Val Santos Matubang. Wow. At ang kanyang may bahay na sa Ateid na Vlogs at ang kanyang anak na si Kalingap Ram. Pati na rin po ang buong Team Kalingap dahil kung hindi po sa inyo at kung hindi po dahil sa Kalingap, ay wala rin po mga beneficiary na kanilang matutulungan. Kaya huwag na nating patagalin pa. Kuya Val, pasok. Ilan kayong magkakapatid lahat, Rachel? Lima po. Lima. Ilan yung lalaki sa inyong magkakapatid? Isa lang po. So bali apat yung babae. Sino pangalay sa inyo, mga kapatid? Ikaw pinakapanganay. So si 21 po, mga Kalingap. Siya po ang pangalay sa lahat. Tapos ilan taon yung bunso ninyo? Ano po? 9. 9 years old. Wala ka ng mama, di ba? Nagpasawi na, namatay na. Anong kinamatay ng mama mo, Rishi? Kuryente po siya, accident. Oy, nakuryente, mga kaibigan. Saan nangyari yung accident ng kuryente? Sa bahay ko lang. So, sa grabe, mga kaibigan, no? Paano nakuryente, Rishi? Paano aksidente na kuryente? Opo, accident. Anong reset na kayo, okay? Nung kayo? Tapos, kahit agad, namatay siya, oh? Opo, po, nadikit po kasi sa ganito niya, sa puso niya po yung... Ay, grabe, mga kalinap, mga kaibigan. Yung cord mismo, yung wire ang nagdikit. Wala ba siyang i-open? Ano siya yung wala siyang ano? Balot yung wire na yun? Basta dumikit lang sa katawan ng mother mo? Ano po kasi yung ano po, baga ng ilaw, di ba po? Pag ginaganon po, may ano po doon, may tawag doon? Alambre. May alambre. So yung nangyari yung gano'n na nakulinti ang mother mo, nasa si father mo noon, no, mama, papa mo? Nag-alis po si papa noon, nagpunta kong labasan, siguro may bibili. Doon, pagbalik niya, wala na yung mama niya. Nagtaka po si Papa, bakit daw po maraming tao or may ano daw po yung sasakyan sa bahay. Grabe mga Kalingap, mga kaibigan, no? Grabe, sobrang nakakaawa yung kalagayan na Rachel. Maaga silang nawala ng ina na dapat katuwang ng kanyang papa para sa pagpapalaki sa kanila. Lima pala silang magkakapatid at isa lang yung lalaki. Kaya todo kayod si Rachel ngayon sa pagtulong sa kanyang papa para sa pagpapalaki ng kanyang mga kapatid dahil siya yung panganay at siya na rin yung tumatayong bilang nanay sa kanyang mga kapatid. Kaya nung wala na maagang kanyang nanay ay nila nagbago daw ang kanilang buhay. Ito po yung mga Kalingap, panoorin po natin ang interview ng Kuya Val. Noong nangyari yun, kumusta yung buhay ninyo? Kumusta si tatay mo, si father mo, ano siya yun? Marami pong adjustment na nangyari. Ano po, na kapag umaga, hindi ka sanay nagigising ka, wala kang mama na magigising sa'yo na ano, malaban na tayo, yung mga extra-extra kasi kasama po kami ni mama pag na extra-extra sa mga nilalaban niya po. Ano yung mga bagay na hindi mo makakalimutan sa mama mo? Yung mga bagay na hindi mo siya makakalimutan? Yung mga nangyari noon, ginawa ninyo, nakasama kayo? Ano? Kantahan. Yan. Kumakanta rin ba siya? Kasi siya magkanta. Yung po kasi pagdating namin kapag wala na po ano, trabaho siya na racket-racket, ganyan. Kapag oras na po ng pahinga niya, yan. Nagkakantahan po kami. Minsan, lalaba. Kapag
wala po kami. Kapag yung labahan na po namin mismo, napunta po kami ng ilog, malaba, tapos nila kami kumakain, nakamaon po kami sa ilog. Tapos yun po yung banding namin. Sa papa mo naman, mula nang namatay si mama? Naging ano po siya sa amin, talagang nagprosige po siya, hindi po yung, porque nawala na ng mama, ng asawa, talag, yung iba po kasi iniiwan yung mga anak. Mm-hmm. Pero si papa po, hindi po siya tumigil na ano, pinagpatuloy pa rin po talagang nagprosige po siya, hindi po yung, porque nawala na ng mama, ng asawa, talag, yung iba po kasi iniiwan yung mga anak. Mm-hmm. Pero si papa po, hindi po siya tumigil na ano, pinagpatuloy pa rin po niya kasi sabi ko po kay papa, andito pa naman po kami, kaya laban lang. So ngayon, okay na yung bahay nyo na napagawa ni Kalinga Prab, naging Kalinga. Maraming salamat po kay Kalinga Prab. Tapos meron ka ng charging ngayon. Kumusta ang charging mo? Okay naman po siya. Monetize ka na ba? Opo. Okay. Pin so, number na lang po. Ayun lang din tayo, pin number na lang. So malaki yung changes nang kayo po ay naging, nasubukan ng Kalinga. Malaki po ng pagbabago. Yeah. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako sa pamilya niyo po, Kuya Bahal. Opo. Ayan o, kung napakinggan natin yung kalagayan nila Rachel noon. So parang napakahirap. At nagpapasalamat siya ng marami dahil natagpuan sila ng Team Kalingap, kaya unti-unting nagbago ang kanilang buhay. Kaya sa part na ito, tinanong naman ni Kuya Bal patungkol sa kanila ni Rowell. Kaya ito, pakinggan natin mga Kalingap. Gusto ko ibahin yung tanong. At alam ko naman na bata ka pa naman na 17 years old. About kay Rowell Malalag, maganda yung tandem ninyo. At nagustuhan ng maraming tao. Wala pa ba kayo usapan ni Rowell na yung parang niligawan kanya? Wala naman. Nagpaparamdam siya. Meron na po kami usapan na niligaw na po siya. Oh, okay. Pero sabi ko po sa kanya na mas mabuti po nang unahin po muna namin yung goal namin. Na pagdating ng araw, ayun, yung perfect time po. Kasi may basbas naman po ni Papa. Mm-hmm. Okay naman po kay Papa, kaya sabi ko, kaya malaki po ang tiwala niya ni Papa kay Rowell. Tsaka nakikita po ni Papa na talagang seryoso po si Rowell. At nakikita ko naman po yun. Na seryoso si Rowell. Yan o, napakaswerte naman ni Idol Rowell at meron na pala silang usapan. Kumbaga may nanalo na mga Kalingap. Kumbaga sa percentage, nasa 90% ang chance ni Idol Rowell para sagutin ni Rachel. So, aabangan natin ang kanilang tambalan hanggang sa dulo ng walang hanggan. At dito, tinanong naman ni Kuya Bal, si Rachel, kung ilang percent ang chance ni Rowell para sagutin niya ito kung sakaling maligaw. Kaya ito panoorin din mga Kalingap. Para malaman natin kung talagang may chance, may pagkasa si Rowell. May ilang percentage si Rowell na sasagutin mo pagka nagligaw sa'yo? 9%. Out of 10? So, mga Kalingap, mga kaibigan, napakaswerte ni Rowell, no? Napakapalad po kasi. Hindi na siya maghirap para ligawin pa niya. Kasi mga kaibigan, no? Maganda kasi meron kayong friendship bago magligawan. Meron kasi iba dyan na, di ba, kilala ligawan agad. At least, ilang buwan kayong naging mga kaibigan ni Rowell Palalag? Medyo matagal na din. Matagal na, no? Simula po nung karoon ng laptop. Pero yung pala sinasagot? Hindi pa. Kasi may pangako pa po kay Papa na. Ilang buwan pa ba mo sasagot? Siguro. Pag nag-18 ka siguro? Siguro po. Hindi ko din po alam. Baka sanagot mo na. Hindi po. So ayan o, narinig natin, napakaswerte talaga ni Idol Rowell. Kumbaga 90% may chance na sagutin siya ni Rachel kung sakaling nililigawan niya ito. Kaya dito sa part nito, tinanong naman ni Kuya Bal, si Rachel, patungkol sa kung anong ugali meron si Idol Rowell para kay Rachel. Kaya ito, pakinggan natin mga Kalingap. Bilang isang Rachel, naglalaman mo si Rowell, sino siya sa iyo pagkakilala si Rowell Palalag? Ano po? Maunawain po. Maunawain? Napaka-supportive po. Very supportive. Okay. Loyal. Wow. Loyal? Sigurado ka loyal? Sa sure? Tama, ano ko lang po. Joke lang po na kaibigan. Ano pa? Tsaka ano po lang, sobrang maintindihin po kasi kaso. Sa yung paraan? Kapag ano po, kapag kaya ko naman po, sasandukan ako. Ah, okay. Sobrang kasi kaso po. Sa bahay ninyo o sa ibang bahay? Sa bahay po, okay. Sa ibang bahay. Siya ang sasandok na. Kahit kaya ko naman. Wow, sana all. So, ano pa yung mga bagay kaya wala nagustuhan mo sa kanya? Family-oriented po. Okay. Hindi kanya pinabayaan sa lahat ng pangailangan mo? Financially, hindi kanya pabayaan? Yeah. May panahon ba na tinatanong niya, oh, Rowell, ano to? Ano? Uga, may pira ka pa? May tayo na gano'n?
Hindi naman po. Ano yung kasi... matulong niya na malaban wala ka ng pera? Ikaw ang paparanda o siya ang paparanda? Hindi po. Ginoon po ako nasabi kasi sobrang laki na po ng tulong niyo sa amin. Kaya... Hindi, may panahon minsan nga wala ka ng pera. May panahon ba na ikaw nasabi o siya ang kusa ang tatanong sa'yo? Kinakamusta niyo lang po ako. Na? Kung kamusta daw yung kalagayan namin. Hmm. Pero hindi ko na po sinasabi na wala kami pera kasi kaya naman po siguro gawa ng paraan po. Web na lang po. Kasi pag yung, di ba pag kayong masinang close na bagay yung isang magkaibigan, bakit anong bagay po makalingap? Financial, emotional, family, friends, di ba yung very close yung relationship. Minsan yung financial bagay, minsan kung may pera ka pa dyan, baka wala ka ng pera. Dapating ba sa panahon mayroon din yung tanong si Rowell? Malala po yung ipaparanggan ka sa kanya? Hindi po. Wala pa sa ganun? Wala po sa ganun. Siguro po sa mga problema, sa mga basher, siguro po. Lagi po ako nagkasabi sa kanya ganun. Tapos siya naman din po, nakatanganin po siya sa akin. About po doon. Yun lang po. Pero kung about po sa pera, hindi po kami nag-uusap. Di ba nag-uusap niyan? Hindi po. Wala pa po kami napag-uusapang about siyan. Kasi malilit ba kami ngayon? Siya na daw po ang bahalang... Siya na daw po muna ang bahalang asikasuhin po yung ano, sa future. Tapos ako daw po mag-focus lang daw po ako sa pag-aaral. Okay, very good. So alam mo na si Rowell kumuha ng lote? Opo. Huh? Sinabi niya po yun sa akin. Sabi sa akin, sa inyong dalawa na yun? Sabi niya po. Ito makalingap ba, mga kaibigan? Bumili po ng lote si Rowell para sa inyong dalawa. Sabi sa akin, narinig ko eh. Opo. So sana hindi na kayo magkakahiwalay ko sakali man. Dulo na yan. Nasagutin mo siya. Ay, kayo pa rin hanggang sa huli. Basta ano lang po, tuwanan ko sa isa't isa, tsaka isang dalang po lagi sila. Kung gusto ninyong mapanood ang buong kwento nito, ay bisitahin na lang po natin ang kanilang channel, at mag-subscribe na rin po tayo, paraan natin ito para makaambag ng tulong sa ating mga kalingap. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, ay pakihit na rin po ang subscribe button, para updated po kayo sa mga bago nating reaction video. Maraming salamat po. I'm out. So yan oh, grabe. Nausapan na pala sila na Rachel na si Rowell ang bahala sa future nila at asikasuhin na lang na Rachel kung ano meron siya ngayon, which is yung pag-aaral niya ay atupagin niya hanggang sa maging legal age na siya. Kaya yan oh, napanood natin ang interview ni Kuya Bal kay Rachel Morales at marami tayong natutunan patungkol kay Rachel at sa kanilang dalawa ni Rowell para sa kanilang future. Wow, grabe. Sigurado na talaga na may patutunguhan ang kanilang love team. At ang pagliligaw ni Rowell ay hindi masasayang dahil nakikita ito ni Rachel. Kaya hanggang dito na lang mga kalingap. Abangan nyo po ang aking susunod na reaction video patungkol sa ating mga kalingap idols. Kaya hanggang sa muli. Paalam. Bye. I'm out. Hello po kay Jen Sinisa. Yan. Idol Rowell, ingat ikaw palagi sa mga mission nyo. Shoutout po kay Jens Sinisa. Dito rin kay Jens Sinisa, Sinisa. That's all for now. Until next time. Thanks for watching. And don't forget to like, subscribe, and share.